Hindi po ba nagkaroon ng samaan ng loob between you and Tito Vic and Joey? Hindi ko na itanong eh. Siguro baka medyo masama loob nila lang. Yung patapat nila tinanggap ko yung time din nila. Siguro may ganun. Pero yung tagal na pinagsamahan namin, pinagsamahan namin ni Joey, ni Tito Sen, baka ilang araw lang yung samahan loob nila kasi mas malalim yung pinagsamahan namin. Pero nakapag-usap ka po ba kasi after that? Kasi may maganda po yung nangyari po sa kanila. Oo. Hindi eh. Si Pauline lang, si Joey, si Bossing, si Tito Sen minsan, pero hindi naman ang pag-uusapan yung trabaho. Although happy ako dahil nanalo na sila. Kasi isipin mo naman, Tito Vic and Joey, tapos iba pangalan ng show. Di ba? Parang mas bagay naman. Talagang itbalaga sila. So happy ako na napunta sa kanila yung decision ng court. Karapat-dapat talaga ang Tito Vic and Joey magdala ng itbalaga. Pero game ka ulit, Anjo. Kukunin ko. Oo naman. Kanila in-approach naman. Sino ba si Tito Jimmy nung may and then, na-invite si Jimmy noon. Pero hindi ko siya nakita ulit eh. One time lang. Baka umalis ulit. Surprise na din parang sa mga. Tama. Any chance po nang mag-promote po kayo doon sa Itbalaga para dito sa pelikula? Ay, hindi ko alam. Pero nung natuwa ako dahil hindi ako pwede noon, parang yung TV5 na show namin ni Gerard saka ni Kim, nag-guest sila doon sa isang game, isang segment. Inanap ako ni Joey, asan si Anjo? So, ha? Ay, nahiya naman ako dumaan. Pag na ano siguro, na-invita sa segment, okay. Okay. Hindi, ano rin eh, nakaka-miss din. Pero, siyempre, nag-resign ka noon, nag-tanggap ka ng ibang trabaho. So, oo, pero naiintindihan ko rin na, kumbaga, kaya wala ako sa Bulaga kaya dahil nag-dahil. May regret ka ba din? Oo, may regret ako kasi 20 years ako doon eh. Pero wala na akong choice noon eh. So, yung regret ko noon is hindi para sa akin. Parang nakakainis lang yung COVID. dahil marami na apektuhan ng trabaho nun. Eh, wala akong choice noon kaya hindi ko naman pwede sabihin nag-regret ako dahil yung kinikita ko naman nung tinanggap ko yung trabaho ng iba, napupunta naman sa pamilya ko. Hindi masyadong malinaw sa akin eh, pero bayad ka na. Tape ba ang may utang? Bayad ka. Ano na kasi, kumbaga, pinalampas ko na yan. So whether bayad sila o hindi, ayoko na lang pag-usapan. Hindi kasi, ano na eh, parang kulang na lang. Nung panahon eh, parang lumuluto, lumamakaawa. Huh? Hindi, diba? Anong ulit ka? Hindi, nagsisingil ako na. Kaya sabi ko. Ang hirap maningil talaga. And good luck sa movie mo. may launching movie siya. for Anjo and Jano. Paano nyo di-describe yung sarili nyo as dads? Tapos ano yung mga namanan nyo sa mismong dad nyo na ginawa nyo naman ngayon sa mga anak nyo? Protective. And siguro isang pinaka-important na naturo sa akin ng dad ko is yung education. So I see to it na ma-aral, matapos yung apat kong anak. And yung dalawa kong anak, dun sa apat,
gusto mag-showbiz, pero dahil nga mahirap ako. Isang asawa lang ba yun? Isa lang. Ayan na. Alam mo naman yun. Ay, hindi nila alam. Ay! Wag po! So, sinasabi ko dun sa dalawa kong anak na it's hard to be successful as an artista. Kasi isa babae, isa lalaki. Sabi ko, at pag sumikat ka man, that 1% na sumikat ka, baka, lalo na yung babae ko, sabi ko, yung panganay ko, si Mika, sabi ko, baka ang maximum mo lang sa career mo, 5 to 10 years. So after that, ang hirap, where will you go, sabi ko. Kaya sabi ko, I gave you the right education para diyan ko kayo gusto pumunta. As much as siyempre gusto nila maging artista rin, like their dad, eh mas inuna ko na yung ano. Kasi ang hirap din ang pinagdaanan ko tol eh. Ikaw, ako, paano sa pareho tayo nagsimula eh, di ba? Minsan meron, minsan wala. So, ang hirap din. Mahirap. So, ayokong maranasan nila yung downs ng show business. Kaya, dinidiscourage ko sila na mas importante yung education. If I may add, si Anjo, before he became dad to his children, he became dad to his siblings, if I'm correct. Because their father left early. So siya, bilang the eldest, stood as their father, yung mga siblings. So I think, saludo ako dun sa'yo. Ako naman, what I learned from my father na pinasa ko sa ginagawa ko rin sa children ko was maganda. Kasi ang daddy ko laging sinasabi niya, children are the most oppressed. People, some of the most oppressed people in the world. So, kahit ng mga bata kami, hinahayaan niya kung pag may kasalanan kami, hinahayaan niya kami mag-explain kung bakit namin nagawa yun. Pag naintindihan niya, okay, sorry. So, we had a voice, pwede kami mag-reason out. So, that's what I do with my kids. Plus, he was the sweetest dad. So, ayun, ganun din ako sa mga anak ko. Yung kahit malaki na ako, pareho na kaming adults ng daddy ko, eh, nagbebeso pa rin kami, nag-I love you pa rin kami, nag-hug pa rin kami, madalas. So, yun. Yun pa. So, one last question. How far are you willing to go para yung title na yan magamit sa tunay na buhay? Hindi naman yung papatay, pero how far are you to protect your kids? Itutumba ko talaga yung mga ano. Pag merong umagrabyado sa mga anak ko. Alam naman ni Anjo yan eh. Mainit din ang ulo minsan sa mga... of course, lalo na pareho kami. Puro girls ang kids na... Well, he has sons also. But we have two girls. So, very protective ako. So, fitting for the title. Yes, Ma'am Pilar? How far are you willing to protect your kids? Father? Same siguro. I think any father... Nangyari na ba? Ay, hindi pa. Sa awa ng Diyos, hindi pa naman nangyayari na na-challenge ako dahil sa mga anak ko or may nag-agabrado sa kanila. And I pray for that. Kasi, like Johnny said, ako baka, ano rin eh, ayokong dumating yung time na kasi ano rin ako eh. Mas mainit ulo nito sa akin. Mahirap na kaya ano na lang, I see to it na they're okay bago sila tinatanong ko, kumusta yung mga kaibigan nyo, kumusta yung school, kumusta yung friends. So, para alam ko na nasa, hindi sila naliligaw ng landas at walang nang lolo ko sa kanila. So, parang inuunahan ko na kasi ayoko dumating sa puntong yon na magalit ako kung sino mo nang apis sa mga anak ko.
Okay lang ba, Pilar? Tsaka sinasabi namin, dahil parehong babae, ang payo namin pagdating sa mga boys, huwag lang kayo maghahanap ng katulad ng mga daddy nyo. Yun lang, huwag lang sana. Abayin naman tayo, ah. Okay, thank you and good luck. Thank you, though.